Strongest gold laner sa MLBB esports scene as of now, sino nga kaya? Ako si Broco ng Jazz ML ang makakasama nyo ngayong araw para talakayin ang mga topic na yan. Pero bago tayo magsimula ay huwag nyo munang kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin! Lock and loaded, bang bang! Malaking porsyento ng pagkapanalo ng isang team ay nanggagaling sa isang magaling na gold laner, lalo na at nasa era tayo kung saan utility jungler ang naghahari, kaya ang nagiging main damager talaga ay ang nasa gold lane. Sa clash, base defense at objective staking, sila ang laging pinupunteriya. Mapa-clutch moments o comeback potential, gold laner ang inaasahan. Kaya naman laging usap-usapan ang mga gold laner ngayong season, sa role na ginagampanan nila at sa mga moments na nababaliktad nila ang laban. And napag-usapan na nga lang din, ito ang ilan sa mga hinahangaang gold laner ngayon dahil sa kanilang natatanging angking galing. Sa bansang Indonesia, partikular sa MPL ID, nariyan si Calvin Winata o mas kilala sa IGN niya na CW mula sa team na nag-champion sa nasabing liga, ang Onyx ID. Siya ang tinanghal na Week 2 MVP at kabilang din sa Team of the Week for Week 6 and Week 2. Sa buong season nga hindi natalo ang Melissa ng nasabing gold laner. A total of 10 wins and 0 loss. Siya rin ang may pinakamaraming kill sa season 11 na umabot ng 250. Maging si Benny Cutie mga pre, nagustuhan ang performance ni CW. Pero hindi lang naman si CW mga tropa. Nariyan din si LeBrands, Skylar at Kadera. Dumako naman tayo sa katatapos lang na MPL Spring Cambodia 2023. Kung nasubaybayan nyo ang liga na ito, malamang ay alam nyo na kung sino ang babanggitin ko. Walang iba kung hindi ang kababayan natin na si Donut mula sa team ng Burn X Flash. Gaya ng ibinalita natin noong nakaraan, si Donut ang tinaguriang final MVP sa Grand Finals ng MPL Cambodia 2023. Kabilang din siya sa Team of the Week 4 and 2 sa nasabing liga. Kaya naman siya sa tingin ko ang best gold laner sa liga nila. MPL Malaysia naman tayo mga tropa. Bagamat nasa ibang bansa, gumagawa pa rin ng ingay ang dugong Pinoy sa nasabing liga. Ang tinutukoy ko mga tropa ay si Jomari Pingol o Jom na dating miyembro ng Bren Esports na ngayon ay naglalaro para sa team ng Lunatics. Si Jom ang napiling Week 4 MVP for MPL Malaysia Season 11. Kaya ko rin siya nabanggit dahil tanging siya lamang ang napabilang sa weekly MVP for Team Lunatics. Dahil sa mga nakaraang linggo, ang award na ito ay dinomina ng Team SMG. Bukod kay Jom, nariyan din si Chico Guys, the Week 5 MVP mula naman sa team ng Todak. Sinama ko siya mga tropa dahil kahanga-hanga na napasama siya bilang weekly MVP, gayong multi-role si Chico. You heard it right, simula nang nag-debut si Chico, nalaro niya na ang lahat ng role sa MPL Malaysia. At ngayon ngang season, gold laner at jungler naman ang kanyang ginagampanan. Siyempre mga pre, hindi papahuli ang region kung saan dagsa ang mga hinahanga ang gold laner, MPL Philippines Season 11, na kasalukuyang tumatakbo pa rin. Nariyan ang bagyo na pag namuo, mag-ingat ka na sa mga backdoor at segway moves niya. Ang bagyo ng Echo PH na si Benny Cutie. Sa nagdaang M4 lang sa mutsaring achievements and award na ang hinakot ng taong ito. Bukod sa pagiging world champion, siya din ang MVP ng nasabing liga. At ngayong ngang MPL PH, Season 11, Week 1 MVP naman ang sinungkit niya. Next on the list ay ang gold laner ng Bren Esports na si Super Marco. Bukod sa first seeded sila ngayong season, siya din ang tinanghal na MVP noong Week 2 at Week 5. Idagdag mo pa ang savage na ginawa niya sa laban nila kontra Onyx PH gamit ang Brody. Ang una at tanging savage na nangyari sa buong regular season ngayon. Hindi rin pwedeng mawala ang The Gold Standard at Filipino Savage na si Kelra mula sa barangay o Team Smart Omega. Hindi naging maganda ang mga unang laban ng barangay ngayong season. Mabuti na lang at nariyan si Kelra na nanatiling pundasyon ng Omega upang mabuo ang chemistry nila sa mga sunod na laban. Nakatatak pa rin sa atin yung mga clutch moments niya katulad ng maniac ni Filipino Savage sa labang Omega versus TNC kung saan kamunti ka na silang matalo kung hindi nabaliktad ni Kelra ang laban.
Panghuli na gusto ko ding banggitin ay ang Filipino sniper na si Oheb. Bagamat wala sa MPLPH ngayong season, hindi pa rin pwedeng baliwalain ang talento pagdating sa gold lane ng taong ito. Noong nakaraang taon lang, humakot ng parangal si Oheb. Hindi lang dito sa ating bansa, maging sa international ay hinahangaan din siya. Nabansagan pa nga ang Filipino sniper dahil sa galing niya sa paggamit ng Renner ni Beatrix na nagpahanga sa mga kapwa niya gold laner din. Ang aking mga nabanggit tropa ay ilan lang sa mga usap-usapang gold laner ngayon sa esports scene. Alam ko na marami pa ang pwedeng masabi at mabanggit na kayang makipagsabayan sa galing nila. Pero mabalik tayo sa mga napag-usapan natin ngayon. Ilan dito ay magtatapat sa nalalapit na MSC 2023 sa pabagsikan sa gold lane? Kanino ba ang boto nyo? Bago natin tapusin itong video na ito, huwag nyo na rin kalimutang i-hit ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating hot topic. Ano ang masasabi nyo pa tungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Broke On from JustML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.